gems, and nice to see you again. Yay! Grabe, tagal ko kayong hindi nakita. Ano ba yan? Siguro mga isang buwan din akong hindi nakapag-film, no? Grabe. So, sobrang kabisihan, sobrang daming ganap sa buhay. Hindi, kasi po, itong ngang lockdown, mag-explain ako siyempre, di ba? Itong ngang lockdown, talagang sobrang apektado po kami, especially kami po mga nasa entertainment. So, alam naman po natin na pag nandiyan na si Judith at saka si Jonah, kailangan meron tayo enough fund para harapin natin sila. So, wala akong choice kundi talagang rumakit na rumakit. Aside sa pagbe-baking at pagtinda ng damit, ngayon nadagdagan po. Nadagdagan dahil ako po isang life advisor. Part-time po naman po siya, pero I'm hoping na medyo gumanda-ganda rin po at maging smooth ang aking journey sa pagiging life advisor. Meron content lang naman ngayon is i-share sa inyo itong health journey ko, no? Paano ko nagkaroon ng mga gintong problema sa aking kalusugan at i-share ko yan sa inyo. Isip ko lang naman guys na ano ba yung pwede kong i-share kasi talagang hindi pa tayo nakakalabas ng bahay, di ba? Either mag-Shopee and Lazada haul ka or mag-decorate ka sa loob ng bahay mo kasi yun lang naman ang pwede mong i-share. Pero ako kasi, ngayon, nung nakita ko po kanina, nung nakita ko, sabi ko, ay, meron pala akong pwede i-share sa aking mga gems, di ba? So, isip ko lang is, why not share this product na medyo rugtong doon sa aking health journey. Yan. So, yan ang i-share ko sa inyo. Gusto nyo na malaman kung ano yun? Naku, matatawa lang kayo. Sabi niya, yan lang. Yeah, ito lang. So, ito na siya. Yan. Diba? Ang cute niya. Alam mo, yung reason why na binili ko siya, kasi talagang nakutan ako sa kanya. Kukwento ko sa inyo to my gen. So, to know more about this product, marami pa tayo magiging kwentuhan sa aking vlog today. Ayan. So, please, keep on watching. Pasensya na dito sa aking kalat nito. Hindi, ito po yung aking ano kanina kasi I did a recording kanina. Meron lang invitation ako natanggap, group of people sa isang so social media. Yan. So they invited me to do one song. So okay naman. At yung maganda naman naging result. And nauuso na rin kasi yung mga fundraising at saka yung mga benefit shows so, via Zoom. So yun ang mga nangyari sa akin. Next week, yun, may isa pa akong invitation for kumanta sa isang kuma niya because they have this theme song. Kailangan kong awitin via Zoom na naman. Ang maganda doon, nirecord ko na sila na maaga kasi minsan nagkakaroon ng buffering pag may mga Zoom meetings, diba? So, okay na rin at na mas nalilinis mo, diba? Pero i-explain ako. Yun, kaya medyo napansin niyo na medyo gandara ako ngayon. So yun, balik na tayo dito sa akin nabiling Robo Vacuum. Teka lang, buksan ko na para makita rin. Actually, itong product na to, matatawa kayo. Nung after sale ng Lazada, this was June 6 pa nila to yung after sale. So yung after sale nila June 7 and 8, diba? Parang June 7 and 8. So I saw this to Tunisia. So nakita ko yung demo niya. So sabi ko, ang cute. Sabi ko, ang cute naman ng product na yan. Parang, yan, actually, ito na siya. Sabi ko, ang cute naman ng product na yan. Ang nakita ko kay Tunisia. So sabi ko, bilhin ko na. Minsan tinatanong mo yung sarili mo, di ba, kung kailangan mo nang bumili o hindi pa, need mo ba talaga to, want mo lang yan. So, ginawa ko, nilagay ko muna siya sa cart. So, sabi ko, pag kailangan ko na lang talaga, doon ko siya i-avail. So, naisip ko kung kailang ano na ba,
Tapos, nagkaroon na naman ng sale itong si Lazada, itong September 9, di ba? Yung kanilang 9-9. Ginawa ko, nakita ko siya. So, nakita ko siya, sabi ko, ay, kailangan ko na talaga siya. Kasi dahil ilang months na, simula na nag-lockdown, is nakakaramdam na naman ako ng numbness sa aking likod. Na-mention ko na before, di ba, sa mga previous vlogs ko na I have herniated disc. So, the reason bakit ko naisip na bumili na ito. Actually, ito na siya. Cheng! Yan. Si Robo Vacuum po ang aking binili. Kasi talagang sobrang kailangan ko na. At kailangan ko na ng katuwang dito sa bahay. Because one, nag-iisa lang po ako. At marami akong alaga. I have 6 pets. Well, actually, 5 na lang sila dahil uno passed away last May 8, yung aking po Shih Tzu. Yun po yung aking panganay. Ayun. So, naisip ko na kailangan ko. Kasi minsan, pag gumigising ako, talagang naglilipa na ang kanilang mga balahibo. Especially yung dalawang pusa ko. Yung isang Persian at saka yung isang Siamese. Or actually, Siamese Persian yung isang. Yun. Naisip ko na kailangan ko na talaga siyang bilhin dahil yun nga, that's sa aking mga nararamdaman. At yan ang nga, so, di ba? Nang gugulo na naman siya. Madam, gusto niyo siya makita. Ito siya. Di ba? Imbis na yung product ng discuss natin. Siya talagang gumawa na eksena. Sandali. Ito na siya. Yay! Ayan, oh. Gumagawa na eksena po itong aking alaga. Kilala niyo na naman siya, di ba? Doon sa first vlog ko, nasabi ko na yung pangalan mo. Sabi ko ang pangalan mo, Betty. Ayan, Betty the Persian Kitty. Sobrang malambing po ito. Mahal na mahal ako ng batang to. So, what do you want? Wanna go outside? Okay, go outside na. Madali akong kausap. Go, go, go. Bye. Diba? Humaba ang ating kwentuhan. So, here. So, ito na siya. Ang ginawa ko na dito, kasi naka-factory charge na siya. In love ako dito, dahil bago ko nakita kay Tunisia, may pinapanood ako before na Korean novela, Are You Human? Parang yun ang pangalan, yun ang title niya. So, na-in love ako sa character. Plus, meron siya naging kaibigan na Robo Vacuum. Kaya sabi ko, gusto ko ng ganyan. Well, sinabi ko pa yun sa partner ko, gusto ko na may ganyan ako. Gusto ko na may ganyan ako sa loob ng bahay eh. Pero, so much na siya. So, ayan. Ito, ako na lang. And anyways, ito ko sa inyo later on kung paano mag-work itong vacuum na to. Naman, hindi ko naman siya iniisip na original talaga siya. Kasi, I know is this product costs 10,000 and up. Mga ganun talaga yung presyo nito. Yung hindi ko naman din masabi kung talagang original siya o hindi. Because made in China. So, alam na natin ang kalakaran. meron lang akong kasama maglinis dito sa bahay. So, ang dapat mong gawin dito, once na nakuha mo na siya, kahit na naka factory charge siya, you still have to charge it for 3 hours. So, 3 hours ang charging time niya. Then, yung kanyang performance would last for 5 hours. So, okay na rin. So, pwede mo na lang din, bago ka matulog, iwanan mo dyan siya, maglakad-lakad siya dyan. Iwanan sa sala mo, tapos, hayaan mo siya maging visor sa loob ng bahay mo. Diba? Pagka-visor, lakad lang ng lakad. So, yun na lang gawin mo dito. Yun. The reason why, binili ko na siya, it's because kailangan ko na talaga dahil mag-isa lang ako dito sa bahay and wala naman yung partner ko dahil nasa ibang bansa na siya. And most of the time, ako na lang kumikilos from laundry to pati pagbibake, diba? Pati paglalampaso, lahat na. Parang api-apihan ang dating ko. You know? Talagang naramdaman ko na talagang hirap, nahihirapan ako. Kasabay pa lang dahil nawalan ako ng work at kailangan ko mag-focus sa kitchen dahil sa aking pagbibake. So, doon ang kukuha ng income. Pagod kasi from hugas, lampaso, packaging and all. Eh talagang nagugulat na lang ako minsan sa sarili ko, bumabagsak na ako sa kama sa sobrang pagod ko.
ito na nga, na dumating ito ng September, ito lang, last week. Sabi ko, nung nakita ko na siya, sabi ko, finally, may katuwang na ako. Ngayon, kaya na akong kasambahay ngayon. So, ito na lang sabi ko, magtulungan kaming dalawa. So, para yung mga ibang areas dito sa bahay, so, ikaw ang maglilinis. So, why not, malay mo naman is talaga makatulong siya sa akin. So, this one is 1,000. Ang layo, di ba? From 20,000, nakita ko biglang 1,000. So, 1,033 pesos. And, good thing, nung from June to September, hindi nagbago yung presyo niya. Nung nakita ko siya nung sa cart, wow, same price. Kaya sabi ko, lucky mo. So, be nice to me. Kasi wala tayong gagawin dalawa kundi maglinis. Ayun. Anyways, ayun nga, dahil na-mention ko na sa inyo before, bako na ha, na-mention ko na sa inyo before dahil ito, oh, by the way, pag pinurchase nyo pala siya, meron siyang kasama manual. Wait lang, nahulit siya. Meron siyang manual, and at the same time, meron siyang kasamang charger. So, naka-factory charge siya pag binili ka. Ayun. So, ayan, mabako na muna. Okay, bakit ko ba siya binili? Dahil na-mention ko na to before sa aking previous vlog, na-mention ko na siya na I was diagnosed with herniated disc. Actually, it's, what do you call this? Lumbar disc herniation. So, ano ba yung sabihin ng lumbar herniated disc? So, yung sa akin, disclaimer lang po, hindi ko i-explain to dahil dalubhasa ako o isa akong manggagamot. Hindi po. And this was explained to me by my doctor. Meron tayong tinatawag na yung gel center doon sa ating disc, di ba spinal column na tinatawag. So, di ba parang layer-layer na buto yan. So, yung po yung mga disc na nando doon. So, sa bawat pagitan po ng mga disc na, so, yeah, papakita ko sa inyo ang picture na yan. Ganyan yung case ng isang taong merong lumbar disc herniation. Ayan, sa spinal column mo na yan. In between the discs, meron po yan parang mga gel, parang gel type o, well, gawin na lang natin po layman's term na lubricant. So, bawat ano na yan, meron yang lubricant. So, yung mga gel na yun, so, sila yung parang spongy, ano, sa bawat activities na ginagawa mo, yung mga exercise, yung mga pagbubuhat. So, yung ginagawang tulong ng gel na yan is, hindi, para hindi magkaroon ng friction yung bawat buto natin. In my case, yung aking pong L4 and L5, well, research na lang po natin sa Google. So, yung aking lumbar pong tinamaan sa akin. So, yung aking L4 and L5, dun po nagkaroon ng problema. So, natuyo. Nung natuyo siya, actually, aksidente nangyari yun dahil one time, papaliguan ko yung isa sa mga alaga ko. Nagkamali ako ng buhat. Yung pagkabuhat ko yun, hindi ko na maibalik yung likod ko. Naging ganun ang pagbuhat ko, hindi na ako makabalik. Naka na-freeze, pero kailangan kumilos yung parte ng katawan mo, isa sa parte ng katawan mo. So, ginawa ko na gumaganyan. Binubuhusan ko ng tubig yung alaga ko kasi medyo masabon-sabon na. Pero, hindi na talaga ako makakilos. Ginawa ko, pinunasan ko lang siya. Tapos, pinatakbo sa sala. Sa tabi ko nga po, hindi na talaga ako makakilos. Hanggang sa, good thing din na nandito pa yung partner ko noon. Pumunta kami sa hospital. And doon, inexplain sa akin ng doctor yung case ko. Maaring nag-trigger lang yung pagbubuhat ko, pero meron na talaga. Meron na talagang problema yung aking likod. Maybe, well, kasi bata pa lang ako na-expose na ako sa trabaho. So, yung mga pagbubuhat, hindi naman kami mayaman. So, yung mga pagbubuhat ng tubig, yan, nakasama siya sa akin. Sinabi ng doctor sa akin, bata pa lang ako, kasi nagkaroon ng bone check. So, bata pa lang ako, hindi na talaga ganon katibay yung buto ko.
And then what he told me that sabi niya, sad to say this, that you are prone to osteoporosis. So I'm palagang, what? So go, what? Yeah, you're prone to osteoporosis and arthritis. So go, what? Alam niyo parang, ha? Ba't nagkaganon? So in-explain niya naman ang maigi sa akin. So sabi niya, gagawan pa naman din natin ng paraan. So yun nga, dahil yung aking pagkakita sa x-ray, medyo naiiyak na ako noon kasi unti-unti, bago pala ako pumunta sa hospital noon, unti-unti nagnanab na yung kalahati ng katawan. Tama yung tanong sa akin ng doktor. Sabi niya, anong naramdaman mo? Nagkaroon ba ng numbness? Nagkaroon ba ng parang tingling sensation? Tapos nung yung meron siyang para maliit na hammer na ginagano niya sa tubod ko, sa mga ganyan, ginagano-ganyan, may nararamdaman ka ba? Sabi ko, meron naman dok, pero parang mababaw. Alam niyo, di ba pag napalo ka, how? Sakit! Ganyan. Sa akin, parang numb yung pakiramdam. Isa pa sa mga talagang nagpa gimbal sa akin noong time na yon. Sabi niya, you have to lose weight. Sabi ko, do? Alam niyo talagang, you really have to lose weight. Na-check niya yung aking x-ray and then sabi niya sa akin na you really have to lose weight. Or else, meron siyang ganun eh, you really have to lose weight, or else. Sabi ko, ano yung or else, doc? Sabi niya, or else you will die young. Alam niya talaga, what? Sabi ko, doc, bakit? Ano yung parang, bakit? Anong nangyari po? Ganyan. Medyo nakakaiyak yung, ano na yung, nakakaiyak yung eksena na yun, nandoon kami. Oh, naalala ko na naman. Ayun. Medyo nakakaiyak yung eksena na yun. Kasi sabi ko parang, that's it. Ganun na lang matatapos yung buhay ko na, sabi ko, hindi pwede. Ganun ang mangyari sa akin. Tapos sinabi pa ng doctor sa akin, schedule na kita for MRI. Parang malaking tube na yan na ipapasok. That's magnetic, we call this magnetic resonance imaging. Yan po. Grabe, kinakalawang na ang aking mga medical terms. So yun, pinasok ako sa isang tube na ganyan, pero bago ako ipasok doon, katakot-takot na panic ang nangyari sa akin kasi claustrophobic po ako. Hindi po ako pwedeng makulog. Takot ako sa kulog niya nung bari. Pero nilabanan ko siya. And sabi nga, di ba, minsan kailangan harapin mo kung ano yung fear mo. But anyways, yun nga, nung napasok ako doon, nakita ng doctor na yung mga nerves, isa sa mga dinagnose na rin sa akin ng time na yun is I have pinched nerve. Mahirap ko na explain pahabain ko, pero you can, you know, feel free to research that sa Google. Nandun naman po lahat kasi ayoko rin naman magbitaw dito ng ano, baka may mali ang aking pag-explain. Yun din from my experience at yun din naman po ang aking case at yun din naman po ang dinagnose sa akin. I know that, so I have that kind of illness. So yun. And ginawa sa akin ng doc, in-schedule nila ako noon for PT. So, 12 sessions na nag-PT ako, nagkaroon ng traction. Well, alam ko siguro ito ng mga tao nagpapa-PT lang na may mga problema sa likod. Parang kinukuryente ka, yan. Ano mo, parang feeling ko masokista ako. Minsan, magtatasan ko ba yung current ng kuryente, sabi ko taasan niyo. Ganun. Pero ano naman, naka-survive ako dun sa journey na yun na nagpipiti ako. Pero habang nagpipiti ako, may isa pang doctor na kinausap ako. Isa rin po siya sa mga doctors sa Delos Santos Hospital. And I'm sorry, hindi ko pala na-mention sa inyo yung aking pong doctor. Yun po si Dr. Rene Catan po ang aking doctor. Doc, hindi pa kita nag-visit. Kung sakali magkita tayo, Doc, papakita ko sa itong aking vlog. So anyways, sobrang thankful ako kay Dr. Rene Catan kasi I survived that journey. And
hindi madali. Dumating na yung time na yon na my mom even witnessed na one time inatake ako na hindi talaga ako makagalaw. Yung talagang ayaw gumalaw nung ano ko, ayaw gumalaw ng katawan ko. And first time yun na nangyari sa buong buhay ko. Yung time na pinaliguan ko yung mga yung alaga ko, na binuhusan ko lang siya ng gano'n, tapos hindi na ako makagalaw. And hindi ako makalakad. Kinawa ko, pinilit kong itumba yung sarili ko. Pinilit ko itumba yung sarili ko, and gumagapang ako. Gumagapang ako from our comfort room hanggang sala. As in, talagang gapang yung ginawa ko kasi ayaw gumalaw nung ano ko, ayaw gumalaw ng katawan ko. And God is so good. Totoo po, God is so good. And I owe everything to Him. Sorry. And when the doctor said you really have to lose weight or you will die young, alam mo yung parang hirap tanggapin yung nasa harapan mo. Imagine. Siguro for other people na pag sinasabi ng mga doctor sa kanila na you have this illness like yung mga cancer, paano nila hinaharap yon pag sinasabi sa kanila ng doctor it happened to me, hindi man yung cancer pero yung sabihin sa iyo ng doctor kailangan mo nang magretiro sa trabaho mo, yung pagiging singer ko. Kasi sabi niya, ito yung isang problema mo. Hindi ka na pwedeng tumayo ng matagal. Hindi ka na rin pwedeng maglakad ng matagal na oras. Hindi ka pwedeng umupo ng matagal na oras. Talagang, nung time na yun, talagang, ang hirap-hirap kong tanggapin na sabihin sa akin na stop ka ng kumanta because that's the end of it. Sigurong, pwede pa naman sigurong gawa ng paraan. Yung time na yun, nakikipag-usap ako sa doctor, Doc, meron pa bang ibang option ng time na yun? Sabi niya lang sa akin, mamili ka. Yun lang sinabi niya sa akin, mamili ka. Katulad ng sinabi sa'yo ni Dr. Rene, or ikaw mismo gagawa ng paraan para makabalik o makarecover ka ulit. Yun, sabi ko, yung parang nasa loob ka ng clinic na parang ganun yung pakiramdam ko ng mga panahon na yon. And God is so good to me. Sobra salamat po sa lahat-lahat ng ginawa ng Diyos sa akin. Yung pa, isa sa mga sinabi ng doctor sa akin, gawa natin ang paraan. Talagang, sabi niya, gusto mo ba talagang kumanta? Kasi po, sabi ko, hindi lang po ito yung bread and butter ko. But this is also my life. I've been doing this for how many years? Sabi ko sa kanya, I'm totally engaged to my career. I'm totally engaged to my being a singer, my being a performer. Hirap na hirap din akong i-give up yung career ko that time kasi ilan yung mga musicians na kasama ko, ilan yung mga pamilyadong tao na kailangan tulungan ko. So, parang nung time na nagkasakit ako, parang inisip ko, yung mga shows, yung ibang mga events namin nung time na yon. So maniwala kayo at sa hindi, noong time na nagkaroon ako ng problema sa likod ko, after ng therapy ko, dumiretso kagad ako ng Manila Pen because we had an event that time. Kailangan nandun ako kasi ako yung hinahanap ng manager. So no choice, nung night na yon, akanta ako na naka-steady lang, naka-standstill ka lang na hindi ka talaga gumagalaw all throughout your set. Hindi talaga ako gumagalaw at nakatayo. Ngayon yung mga tao, kumakanta na ako ng mga dance music, talagang hindi ako gumagalaw. At meron lang ako isang stool, doon ako nakakapit na ganyan, pero tuloy ang pagkanta ko. Bahala kayo dyan, sumayaw kayo na sumayaw, pero ako tatayo lang po ako dito. And na-survive ko naman yun, na-survive ko talaga yung night na yun.
then after that, talagang hirap na hirap na naman yung likod ko. I'm just so glad that time I have my partner with me. Talagang inaasikaso ko mula ulo hanggang paa. Hirap na hirap yung katawan ko, naitayo ko mismo yung sarili ko. Kaya nga merong mga binigay sa akin yung mga doctors na every time natatayo ako, hindi ako pwedeng patayong ganun kagad, yung pagilid, kasi yung support lagi para sa likod ko. Dumaan man ako sa ganun journey, nakasurvive ako. Pero hindi ko naman sinasabing makakasurvive pa ako. Alam mo yun, kasi habang buhay na siyang nandito sa katawan ko. So, may mga times sa talagang nakakaramdam ako na nagnanam siya, pero like ko sinasabi ko ganito, nararamdaman ko yun, not this time. Walang kikilos. Walang kikilos para sa akin. Walang pwedeng tumulong sa akin. And mahirap. Pero kinakaya ko. Pero kinakaya ko po siya. Every time na aatakihin ako. Kasi once naramdaman ko na nagnam yung likod ko, may tendency minsan na parang nagsiself-pity ka, which is very normal. Para sa akin, normal yun. Kasi syempre, nag-isa ka, parang, hey, sino tutulong sa akin? Alam mo yun, hindi pa talaga nakakatulong itong lockdown na to. Iniisip ko na lang, kaya ko pa naman. And laging yun ang sinasabi ko sa sarili ko, tulungan mo yung sarili. Laging ganun. Kahit naman nung bata ako, ganun ako lagi na sinasabi ko, tulungan mo yung sarili mo. Labanan mo kung ano yung nararamdaman mo. Ganun ako lagi. And hindi ko naman sinasabing napaka-strong kong tao. I have my own weaknesses pa din. Pero yung mga ganung bagay, syempre, pagkaramdaman na pinag-uusapan, kailangan labanan mo kasi may dahilan bakit ka pa nandito sa mundo, di ba? May dahilan bakit kailangan mo pang lumaban everyday. Because, one, para sa mga mahal mo sa buhay. And, sabi nga na sister ko, iyakin ako. Pero may sasabi na naman, iyakin mo. Iyak na naman. May ganun sila sa akin. Hindi, ito, iyakin po ako. Mababaw po lumang ako. Alam mo, may makita lang ako na andyan. May matagabi niyo. Ganun ako. Ayun, kung hindi sila nagpo-push sa akin na hindi. Kailangan gumaling ka. Kailangan, sabi nga ni Dr. Rene, kailangan pumayat ka, kailangan alagaan mo sarili mo, kailangan mo ganito, sumunod ka sa mga ibibigay ko sa'yo, you know. So, nakatulong siya ng malaki sa akin. Ginagawa naman ng partner ko, yung sinasama niya sa hospital, yung minamassage yung likod ko, lalo na pagka may mga attacks talaga ako na hindi ko kayang tumayo. So, minsan hinihila niya akong ganyan, o ligdila, tayo ka. Di ba? Ang bigat ko pa na compare naman sa kanya na, alam mo yung gaang-gaang yung tao. So, talagang salamat naman ako naman nung panahon na yan, hanggat nakikita kong walang tao sumusuko para sa akin. Hindi rin ako sumusuko. So, sabi ng universe, yan kita ng tao, makakaibindi talaga sa sitwasyon mo, makakaibindi sa kalagayan mo. So, I'm blessed to have someone who never gave up on me. So, thank you very much. Meaning sa mami ko, so talagang niyakap ko yung mami ko noon. Ang time na talagang umiiyak na ako. Parang alam yung gumigive up ka na. Umiiyak ako sa mami ko na, mami, hindi ko na kaya. Pero, sige, sabi ng mami ko, kasumubok. Kaya sobrang nabigi ako ng time na sana nagkasakit ako. May nag-effort talaga yung mami ko. From school, dadaan yan dito. Paladala na ako ng food. I'm going to do something about it. Kung hindi ka kakilos ng maaga, yun, you will die young. So, humingi ako ng tulong. Sabi ko, Dok, ano mga pwede kong gawin? Yun nga, nagpa-therapy ako. Plus, lose ako ng weight. Kasi yun isa sa mga sinabi sa akin ng doctor, you have to lose weight. Kasi yung upper body, hindi na, pag lumalaki ka na,
hindi nakakayanin ang lower body. Mabix your bone to osteoporosis and mahina yung nerves mo. And nakita rin nila yung sa tuhod ko na meron na rin problema. Tapos sabi ko, Doc, hindi na ba ako makakatakbo dahil gusto ko talagang tumatakbo. Actually, running is one of my favorite workout. And ganun ko na-enjoy yung pagtakbo. But dahil nga sa nasabi nga ng doctor, so kailangan kong alalayan yung sarili ko and alalayan ko yung pagpayat ko. Hindi naman kailangan maging radical ka sa pagpapayat, unti-unti. Hindi ganun kadali ang magpapayat. Ako kasi lumaki ako na yo-yo diet. And dumating na rin sa point na sobrang pumayat ako, na parang hindi na maganda tingnan. Ano talaga ako may vision dating, pero pinag-aralan ko siya ng maigi. And at the same time, inaral ko ano yung mga tamang food. Hindi naman siya totally diet, but may mga restrictions na I cannot eat this, even my workout. Ito na yung mga hindi ko pwedeng gawin. So, paano ang pag-therapy ako? Binigyan ako ng mga exercises or maneuvers. Sinunod ko talaga yun. Mahirap yung mga exercises, especially para sa likod ko. Pero, ramdaman ko naman na nagkaroon ng changes yung aking likod. Sa sandal lang ako, guys. Yan. Kasi nararamdaman ko na siya na medyo hindi na maganda na naman yung aking likod. So, yun nga, na nag-diet ako. Sasabihin ko sa inyo paano yung timbang ko before, ha? Yeah, I was almost 200 pounds. And I'm 5'5 and a half. For 5'5 and a half, hindi siya ang ideal weight. My ideal weight is 125 pounds. And imagine niyo po yung bigat na dala-dala ko. Para ako may isang bata pang karga-karga, hawak-hawak at bit-bit ko. Kaya nagkakaganon ang health ko. So, lose ako ng weight paunti-unti. Paano? Hindi ako totally diet. Mahabang proseso yung pagpapayat ko kasi nagsastruggle ako everyday dahil yun nga, nagbe-bake ako. May mga orders na there are times na kailangan mong tumitim sa mga products mo, pero I've learned to manage that kind of behavior. Alam mo yun, toy na lang ang titikim ako. Now, what I do is, especially pag mga alam ko na naman yung, kilala ko na naman yung timpla ng gawa ko, so, titikman ko yan kung yun pa rin yung lasa niya, and then I will spit it. Ganon. Ganon na yung ginagawa ko. Except cheesecake. Yung alam mo yung nakita ko maraming tira, huwag kang umalis dyan. Dyan ka lang. Pero, yung cheesecake, kakainin ko siya sa tamang oras. Ganun ang ginagawa. So far, okay naman ako with my weight. Pero, kailangan ko pa rin mag-lose. I still need to lose 50 kilos. Dahil sa lahi ko, bilang Jamaican, African-American, eh, yun po ang aking genes. Talagang malalaki kaming tao. So, we have the worst and we have the best body size. Talagang, wow! Sexy niya. Pero pag lumaki naman talaga sila, talagang, wow! Ganun talaga, wow! Ang laki! So, yun ang aking lahi. Ilan naman nakaalam na itong pinagdaanan ko. Pero, syempre, gusto sa aking, sa aking vlog, ma-share ko rin yan sa inyo dahil niisip ko din na somehow, baka may makarelate, baka may ganitong pinagdadaanan din. Ako kasi ang alam ko, ibang mga bakers, marami rin ako nabasa doon sa isang group namin na hindi sila pinagdaanan sa buhay nila ang mga problema sa likod. Lalo na po kasi pag baker ka, or pastry chef ka, or nabababod ka ng marahabang oras na nakatayo ka, nakakapagod po talaga. Yung minsan talaga mararamdaman mo lang, biglang nag-numb na lang yung likod mo. And yun yung isang reason bakit nagbawas ako ng paggawa ng cake. Hindi siya katulad before na sunod-sunod akong gumagawa ng cakes. Pero hanggat wala pa akong assistant, ilan-ilan lang muna yung ginagawa akong cake. So, minsan kahit nga ilan-ilan lang, masakit pa rin yung pakiramdam minsan. Pero, blessing naman yung mga dumarating, pero babayad ka talaga ng ganun mararamdaman mo. Kasi yung habang
yung haba ng time na nakatayo pa, na kumikilos ka sa kusina, at hindi napapahinga yung likod mo, eh, yun, binabawian ka talaga. So, isang way na rin ito na gusto ko siyang i-share dahil alam ko talagang makaka-relate din naman. So, mga comments kayo about this video, pwede kayo mag-share din ng journey ninyo, paano kayo nakasurvive, ano ba yung mga needs to know about herniated disc. So, baka matulungan nyo rin ako paano pa yung pwede nyo i-share. So, yun lang. Feel free to share it just sa comment section. So, yun! Maraming salamat, my gems, for joining me today. And I hope na meron kayong natutunan. And sana marami pa akong maging time na makapag-share pa rito ng aking mga konting kaalaman. Hindi naman ako nagpapakadalubhasa, pero yung mga experiences o yung mga bagay na nangyari sa akin, pwede ko naman i-share din sa inyo. Yun nga lang, kailangan ko magkaroon talaga ng time. Kasi bakit? Dito kasi sa YouTube, explain ko sa inyo, kasi dito sa YouTube, for you to gain, sabi nila, for you to gain subscribers or for you to grow dito sa YouTube, one is dapat maging consistent ka sa pag-upload ng mga videos. And yun ang isa sa mga sakit ko. Kasi si YouTube, minomonitor ka niyan. Kaya tingnan ninyo, pagbukas nyo ng YouTube, meron na kayo nakikita mga videos. Kasi yun yung mga recommended ni YouTube. Kasi yun yung mga consistent talaga. Consistent sila na mag-upload mga videos nila. Kaya kumbaga ganun lang sila pinopromote ni YouTube. And for small YouTubers like me, kaya mabagal ang aking journey. Yun na, dahil nga hindi ako kasipagan talaga mag-upload ng videos. So, ginawa ko na lang, since hindi ako lagi nakakapag-upload ng aking videos, most of the time, doon ako sa Facebook account ko, doon ako nagpo-post ng mga everyday journal. So, yun nga, my gems. Feel free to add me sa aking Facebook account. Just search for Shane Nombres Corpus. Actually, doon sa Facebook, is maraming Shane. Pero ako lang naman yung nakapublic post doon. So, ako lang naman yung Shane Nombres doon. So, yun muna ang ginawa ko. Dahil sabi ko nga, dahil hindi naman ako consistent sa aking pag-upload dito ng video sa YouTube. So, kahit hindi niya naman ako nakikita dito sa Facebook, nakikita niyo rin naman po. And hindi naman talaga ganun kadali ang mag-edit at mag... So, alam mo, sobrang hanga-hanga ako sa mga magagaling talagang vloggers and mga YouTubers talagang... Siguro dahil nga may mga team na sila. Ako, wala naman akong team. So far, okay naman kasi may mga ibang mga nagme-message sa akin na napapadaan, ano mo yun, natutuwa sila sa ibang mga pinopost. Kaya sinasabihan ko, pansamantala lang, hindi ko lang sure kung hanggang kailan po yan. Pero ano, nag-message naman, na ganyan to ganyan, ina-accept ko. Pero pag kayong bigla nalang nagpapa-add, so, pasensya na, medyo sinasala ko po kayo. Mahirap na. Feel free to visit my Facebook account and para makita niyo po yung aking mga, hindi naman everyday, pero on ginagawa ko hanggat maaari na kapag upload ako or nakapag-post ako ng anything, especially yung mga quotes, ayan, yung aking mga singing, mga aking mga siesta time o aking bago ako matulog, nagkakakanta ako. So, yun yung mga sinishare ko dun sa Facebook. And nakakatuwa naman yung mga tao na nakaka-appreciate naman ng aking talento. Maraming salamat. Okay, so yun. Thank you very much. Sabi ko nga, short lang to, diba? Pero parang feeling ko isang oras. Parang feeling ko isang oras at kalahati ito pagka unapod ko. Feeling din, no? Kala mo lang daming sinabi. Ang grabe, mahaba na yung kwentuhan natin. Talagang gumagalingan ako sa pader. Diba? Na-enjoy ko naman yung ating kwentuhan. Maraming salamat for joining me today, my gems! Grabe, mamimiss ko na naman kayo. And, ingat kayo palagi. Ayun, alam niyo na kung anong gagawin. Importante na alagaan niyo po yung sarili mo. And hindi pa talaga tapos itong COVID na to. Please, gusto na po namin magtrabaho. Talaga, gusto ko na. Namimiss ko na ang stage. Namimiss ko na ang komembol.
Nami-miss ko na ang ano, nami-miss ko na yung nightlife. Oh, bigla ako nami-miss. Alam mo ngayon, pag pinakanta siguro ako ng dancing queen, kahit tatlong set ko pa yung kantahin, wow, wala akong pake, kakantahin at kakantahin. So, yan. Hindi na, alam mo yung parang, sige po, eh, kung sino ka lang, kasi nami-miss ko kumanta. Who join with us today, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking, ano, sa aking channel. And, syempre, sa aking mga gems, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And to our friends na nag-join sa atin today na ngayon palang bumisita sa aking channel, don't forget to subscribe. At huwag mo na rin kalimutan na i-click yung notification bell para updated ka sa mga kaganapan dito sa aking channel. Grabe, mamimiss ko kayo. Talagang dapat kailangan makagawa na ako ng ano, makagawa na ako ng aking susunod na video. Actually, meron na akong ano, inumpisa-umpisaan ko na kasi una ako ng mga ganito. Dahil ako po'y magde-decorate ng aking room at ipapakita ko yan sa inyo. Na-excite ako na gawin yun. Lalo ngayon lockdown, kailangan ko maging busy talaga. Na nakakasira ng ulo ang itong lockdown na to. Yun lang. Maraming salamat, my gems. And I love you guys. And take care of yourself. God bless everyone. Don't ever, ever forget this. Alam nyo na yan, di ba? Live well, love much, and always choose to be happy. Bye! God bless! Mwah! Good night.